Annyeonghaseyo mga chinggu, ako po si Japex, isang EPS worker dito sa South Korea. At gusto ko lamang pong mag-share ng kaunting natutunan tungkol sa Korean language. Lesson B, purong tunog ng patinig. At atin muna pong pag-aralan ang tamang pagsulat ng lima pang consonant. Ba, sa, iyong or nang, ja, at cha. Ba. 1, taas pababa. 2, taas pababa. 3, kaliwa pa kanan. 4, kaliwa pa kanan. Sa. 1, taas pababa pa kaliwa. 2, taas pababa pa kanan. Iyong or nang. 1, mula kaliwa pa kanan bilog. Ja. 1, kaliwa kanan taas pababa. 2, taas pababa pa kanan. Cha. 1, kaliwa pa kanan. 2, kaliwa pa kanan taas pababa. 3, taas pababa pa kanan. At ito pong another 5 vowels atin pong pag-aralang isulat. U, I, E, Yo at U. U, kaliwa pa kanan, isang guhit lang. I, taas pababa, isang guhit lang din. E, kaliwa pa kanan. 2, taas pababa. 3, taas pababa. Yo. 1, taas pababa. 2, taas pababa. 3, kaliwa pa kanan. U. 1, kaliwa pa kanan. 2, taas pababa. 3, taas pababa. Ganito po ang tamang paraan para isulat ang isang vowels. Hindi po pwedeng mag-isa lang. Kailangan pong lagi may kasamang consonant. Sabi ko nga po, sa Hangul, lahat ay nagsisimula sa consonant. So, kailangan po itong mga vowels na ito ay may kasamang consonant. Ang pwede pong consonant na ilalagay diyan ay itong iyong. Kasi silent po yan pag nasa sa unahan. Hindi po siya binibigkas. Iyong plus a equals a. Yan, pwede na po siyang basahin a. Iyong plus e equals e. Iyong plus o equals o. Iyong plus yo equals yo. Pwede na po silang basahin dahil may mga kasama ng consonant na silent sounds. Ito po ang halimbawa ng mga vocabulary words na may kasamang iyong yung isang vowel. A-I, child. U-U, milk. U-ta, to come. Yori, cooking. O-di, wear. I, tooth. Yan po ang mga halimbawa ng mga vocabulary words na pagbigkas ng mga vowels. Sa pagsusulat po ng ja at saka cha ay may iba't ibang klase din ng pagsulat. Parang tayo din pang magsusulat naiiba, pero alam nating basahin. Ganon din po sa Hangul. Tulad po nitong ja. Ito po yung sa font
font at ito naman po sa written. Sa cha, ito po sa font, font, and written. Pero ito, pwede rin po ito sa written. Ating mong pag-aralan kung paano bigkasin ang sa. Sabi ko nga po, itong sa ay sounds S and SH. Ito po yung mga halimbawa kung kailan sila magsasounds ng S and SH sa mga vowels na katabi nila. Pagkasama po itong A, O, O, E, E, U, U, ang sounds po nila ay sa or S sounds. Sa, so, so, se, se, su, su. Dito naman po sila nabibigkas ng SH sounds pag ang katabi nilang vowels ay E, yo, yu, yo, ya. Ganito po sila bigkasin. She, sho, shu, sho, sha. Yan po ang gamit ng sa S and SH sounds. Vocabulary words po na po ulit tayo. B, rain. Cha, car. Bosu, bus. Agi, baby. Jusu, juice. Kogi, meat. Pege, pillow. Dashi, again. Lesson C na po tayo susunod at atin pong pag-aaralan ang matigas na tunog Hangul. Sana po ay may natutunan kayo sa ating kaunting na pag-aralan ngayon, and please subscribe to my channel and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po akong upload na videos. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.